Ako nga pala si Teacher Glyza. Hi kids! Magandang buhay! It's me, your Teacher Ira! Hi kids! I'm Teacher Gerald! Hello mga bata! Ako nga pala si Teacher Glyden. Hi kids! This is your Teacher Febs. Hi kids! This is Teacher Andrea! Hi mga bata! Ako si Teacher Ardeen. Hi kids! Ako si Teacher Cherry. Hi kids! Welcome sa online Sunday School. Ako si Teacher Fea. Hi kids! This is Teacher Andrea. And welcome sa panibagong episode ng ating Time for Christ! At sa araw na ito, bago tayo magsimula, sama-sama tayo magpuri, sumayaw, sumamba at umawit para sa ating Panginoon. Sa inyo mga bata at welcome sa ating Time for Christ! Okay, excited na ba kayo sa panibagong araw na ito? Okay, very good. Ako rin excited na. Matagal-tagal na rin tayong hindi nakikita, no? Pero ganun pa man, patuloy pa rin kaming maghahatid sa inyo ng mga kwento na mula kay Jesus. Kaya naman, bago tayo makarinig ng kwento sa umagang ito, tayo munang lahat ay tama, manalangin. Sige, sabay-sabay tayo ha. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli sa panibagong araw na inyong ipinagkaloob po sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa pag-iingat ninyo po at pagmamahal po sa amin. Sa umagang ito, dalangin namin ang maririnig naming kwento ay tumimo sa aming mga puso't isipan at magamit namin sa aming buhay hanggang sa aming pagtanda. Pagpalain niyo po ang tagapagturo namin ngayon umaga. Maraming salamat po. This is our prayer. In Jesus' mighty name we pray. Amen! Amen! So, kids, listen. Tawagin niyo na ang mga kaibigan ninyo, ang mami at daddy. Pwede rin kayong samahan para makinig sa ating kwentuhan na dadalhin sa atin ni Teacher Glyza. Hi kids! Kumusta na kayo? Excited na ba kayo sa panibagong kwento na ating tatalakayin ngayong araw? Kung excited na kayo, halina't samahan niyo ako at makinig kayo ng mabuti. Ito ay pinamagatang Panginoon ng Bagyo na matatagpuan sa Mateo chapter 8 verse 23 to 34 at sa Marcos chapter 4 verse 35, chapter 5 verse 1 to 10 at sa Lucas chapter 8 verse 22 to 39.
Pagkatapos magturo sa mga tao, niyaya ni Jesus ang kanyang mga disipulo. Tumawid tayo sa kabilang dalampasigan ng lawa. Kaya sumakay sila sa bangka kung saan nakaupo si Jesus at tumawid sa lawa. May kasabay silang ibang mga bangka. Habang naglalayag sila, humilig si Jesus sa isang unan at natulog sa bandang likuran. Biglang umihip ang malakas na hangin at lumaki at lumakas ang mga alon. Pumasok ang tubig sa bangka at nagsimula itong mapuno. Nanganib silang lahat. Takot na takot ang mga disipulo. Ginising nila si Jesus. Guro, wala po ba kayong pakialam na mamamatay na tayo? Tanong nila. Tumayo si Jesus at inutusan ng hangin. Tumahimik ka! Inutusan naman niya ang mga alon. Pumayapa kayo! Humupa ang hangin at pumayapa ang mga alon. Humarap si Jesus sa kanyang mga disipulo. Bakit kayo natatakot ng husto? Napakaliit ng inyong pananampalataya. Pero, namangha at natakot ang mga disipulo sa nasaksihan nila. Sinabi nila sa isa't isa, sino ang taong ito? Maging ang hangin at mga alon ay sumusunod sa kanya. Nakatawid ang bangka sa kabilang pampang ng lawa at dumating si Jesus at ang kanyang mga disipulo sa Gadara, sa teritoryo ng mga Hintil. Pagbaba nila sa bangka, sinalubong sila ng isang lalaking inaalihan ng masasamang espiritu. Sa mga yungib na ginagamit na libingan, nakatira ang taong ito. Napakabangis niya, kaya't natatakot ang taong bayan na magdaan doon. Tinangka nilang itanikala siya sa kamay at paa. Pero, lagi niya itong nakakalag. Walang makakapigil sa kanya. Masyado siyang malakas. Araw at gabi siyang lumilibot sa mga kuweba at kaburulan. Humihiyaw at sinusugatan ang sarili sa pamamagitan ng matutulis na bato. Natanaw niya si Jesus mula sa malayo at tumakbo siya't lumuhod sa harapan ni Jesus. Sinabi ni Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa taong iyan. Sumigaw ng malakas ang lalaki, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang kailangan mo sa akin? Nagmamakaawa ako, huwag mo akong parusahan. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Ang pangalan ko'y Batalyon. Sagot ng lalaki, sapagkat napakaraming masasamang espiritu sa loob niya. Huwag niyo po kaming palalayasin sa lugar na ito, pakiusap niya. Hayaan na lang ninyo kaming pumasok sa mga baboy. May malaking kawa ng 2,000 baboy na nanginginain sa kalapit na burol. Pinahintulutan ni Jesus ang masasamang espiritu na magtungo sa mga ito. Iniwan ng masasamang espiritu ang lalaki at pumasok sa mga baboy. Sumibad ng takbo ang buong kawan pababa ng burol. Tumalon sa lawa at nangalunod. Tumakbo ang mga tagapangalaga ng baboy sa bayan at sa mga kalapit nayon at ipinamalita ang nangyari. Naglabasan ang mga tao para tingnan ito. Natagpuan nila si Jesus at ang lalaki na dating inaalihan ng masasamang espiritu. Tahimik na siyang nakaupo, nakadamit ng maayos at halatang nasa tamang katinuan na. Nang makita ito ng taong bayan, natakot sila. Pinakiusapan nila si Jesus na iwan ang kanilang lugar. Nang pasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang lalaking pinalaya sa mga demonyo. Panginoon, isama po ninyo ako. Pero sinabi ni Jesus, umuwi ka sa inyo at ikwento mo sa lahat ang ginawa ng Diyos sa iyo. Kaya't lumibot ang lalaki sa bayan-bayan at ikinuwento sa lahat ang mga dakilang bagay na ginawa
sa kanya ni Jesus. Ayan, tapos na ang ating kwento. Nakinig ba kayong mabuti sa mga naging pangyayari? Sige nga, ako ay magbibigay lamang ng ilang mga katanungan sa inyo upang malaman ko kung nakinig nga ba kayo. Una, anong panganib ang hinarap ni Jesus at ng mga disipulo niya? Sige nga. Tama, malakas na hangin at malalaking alon sa gitna ng lawa. Pero bakit natakot ng husto ang mga disipulo? Naaalala niyo pa ba kung bakit? Ayan, tama. Akala nila malulunod sila habang natutulog si Jesus at sadyang napakaliit ang pananampalataya nila kaya nabalot sila ng takot. Pangalawang tanong, paano pinatahimik ni Jesus ang bagyo? Paano nga ba? Ayan, pinatahimik ni Jesus ang bagyo nang inutusan niya ang hangin at mga alon na pumayapa at tumahimik. Ayan, napahinto niya. Ano ang naramdaman ng mga disipulo niya nang makita nilang mga pangyayaring iyon? Nagulat ba sila? Natakot? Tama! Ayan, namangha sila at natakot sa kanilang nasaksihan. Bakit? Kasi naging malinaw sa kanila na hindi ordinaryong tao si Jesus dahil maging ang hangin at mga alon ay sumusunod sa kanya na hindi kayang gawin ng isang ordinaryong tao lamang. Pangatlo, bakit takot kay Jesus ang masasamang espiritu? Bakit kaya? Ayan, sinabi dito na takot kay Jesus ang masasamang espiritu dahil alam nilang may kapangyarihan siyang kaya silang parusahan. Yan. Ano ang nangyari sa taong inaalihan ng masasamang espiritu nang palayain siya ni Jesus? Ano nangyari sa mga espiritong ito? Tama, naaalala niyo pa na numbalik ang kanyang katinuan at nanampalataya siya kay Jesus matapos siyang mapalaya sa mga masasamang espiritu. At panghuling katanungan, ano ang natutuhan natin tungkol kay Jesus? Tama! Tama nga naman ang inyong mga natutuhan. May kapangyarihan siya sa bagyo. May kapangyarihan siya sa masasamang espiritu at kaya niya silang parusahan. Nais niyang sabihin natin sa iba ang kanyang ginawa, ang ginawa ng Diyos para sa atin at ipamalita ito sa ating kapwa. Ayan, nakakatuwa naman dahil napatunayan ko na nakinig kayong mabuti sa ating kwento. Nakapanood na ba kayo ng mga palabas sa telebisyon o pelikula ng mga tauhan na may kakayahang kontrolin ang pwersa ng kalikasan gaya na napakinggan natin sa ating kwento? Ano ang naramdaman nyo nang mapanood nyo yung mga bida o kontrabida sa paggamit ng kanilang mga kapangyarihan? Sige nga, ano kaya ang naramdaman nyo yung nasaksihan nyo ito? Hindi naman talaga kayang kontrolin ng tao ang mga puwersa ng kalikasan. Kahit ang pinakamahusay na naimbentong gamit ay walang kakayahang magpatigil ng bagyo o pumigil sa pagsabog ng bulkan. Pero si Jesus ay Panginoon ng kalikasan. May kapangyarihan siya sa lahat ng puwersa nito. Sinabi sa atin ng Biblia ang dahilan sa Colossians chapter 1 verse 16. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakakikita man o hindi, lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa kanya. Ang buong sanglikha ay nilikha sa pamamagitan ni Jesus at para kay Jesus. Kinikilala ng hangin
at ng mga alon na siya ang kanilang amo at sinusunod nila sa kanya at sumusunod sila sa kanya. Hindi ba dapat ganoon din ang gawin natin? Ayan, naway may marami kayong natutuhan sa aking naibahagi ngayong araw at patuloy na subaybayan ang ating iba't ibang mga kwento patungkol sa kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Welcome back kids sa ating Arts Time! Ako ulit ang inyong Teacher Gerald. So, ang gagawin natin ngayon ay tinatawag na Bo Faith. So, ipapaliwanag ko mamaya kung bakit Bo Faith. Pero bago ang lahat, ang mga kagamitang kailangan ninyo ay gunting, tape, cardboard, pwede rin namang lumang karton, Crayola, straw, at maliit na piraso ng plastic. So, papakita ko sa inyo kung anong itsura niya. Taraan! Kaya sa tinawag na Bo Faith, it means boat of faith. Kung natatandaan ninyo sa kwento ni Teacher Glyza, ipinakita ni Jesus kung paano katatag ang kanyang pananampalataya sa gitna ng bagyo. So, itong Bo Faith natin or boat of faith ay sumisimbolo kung paano pinakita ni Rizal ang kanyang paniniwala sa Diyos nang walang pangamba sa kabila ng bagyo o anumang problema na dumaan sa ating buhay. So kids, nawa ay makagawa kayo ng Bo Faith or Boat of Faith. Hintayin ko ang inyong paggawa at isendo nyo lamang ang mga pictures ng inyong ginawa sa ating GC. Yun lamang. Salamat. Bye-bye! At ngayon naman mga ka-TFC, dadako tayo sa ating memory verse para sa araw na ito. At ang ating memory verse ay matatagpuan sa Marcus 4 verse 41b. At nasasabi dito, pati hangin at lawa ay sumusunod sa inuutos niya. Sundan ninyo ako, pati ang hangin at lawa ay sumusunod sa inuutos niya. Huwag natin itong kalilimutan. At ngayon naman mga bata, sa ating pagtatapos, tayo ay magwakas sa panalangin. Tayo, kung ako'y maninalangin, kamay nakatiklop, uloy nakayuko, matay nakapikit at tahimik na mananalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa araw na ibinigay niyo sa amin. Tunay nga Lord, na ang bawat isa ay natuto sa inyong mga salita. Nawa Panginoon, patuloy niyo kaming samahan, ingatan at gabayan sa bawat araw ng aming mga buhay. Tunay nga Lord God na tinuruan mo kami ngayon at na magkagamit namin ito Panginoon sa pang-araw-araw naming mga buhay. Nawa Panginoon, kayo po ang patuloy na sumama sa aming mga magulang at sa aming pamilya. Ito po ang samot panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Give up. Have a happy heart. Do not give up.
Maraming maraming salamat sa pakikiisa sa ating online Sunday School sa araw na ito. At nawa, magkita-kita muli tayo sa mga susunod na episodes ng ating Time for Christ! Paalam!